And eto na nga, lalapitan ko na yung ating siguro mga tatlo lang to eh, na halaman na talaga na mga kumapit na sila sa pader. Tapos yan oh, tapos nakakabuo siya ng iba't ibang variegations. Nakita ko yung wall dito, papakapit pa lang siya. Actually hindi pa siya kumakapit, pero eto na yung mga ugat niya oh. Hello everyone! This is Hermes Sunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And in today's video mga ka-MDP, ano nga ba gagawin natin? Flexing lang naman tayo, kasi pagdaan ko dito sa ating garden, napansin ko yung mga halaman natin sa pader, ano? Mga halaman ko na talagang nagtatribe na nakadikit sa pader. O, diba? Papakita ko yan sa inyo. At feeling ko ang ganda-ganda na nila at ang lagu-lagu na nila. Pag-usapan natin yan, yung mga halaman na kumakapit sa pader, kung nakakatulong ba yung pagkapit nila, at anong habay nagiging epekto sa kanila nung may mga kinakapitan. So yan, kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. Back mga ka-MDP, at ngayon nga pupuntahan na natin yung mga sinasabi ko sa inyo kanina na mga halaman ko na gumapang at nag-tribe sa pader. Usually kasi yung mga halaman ko dito, pinapagapang ko sila sa pole, tapos sa puno, yan. Pero ngayon itong mga halaman ko na to, siguro mga tatlo lang to eh na halaman na talaga na mga kumapit na sila sa pader, tapos doon na sila nabuhay. Oo, makikita nyo yan. Kaya tingnan na natin at puntahan na natin. Sasama ko kayo. Una nating pupuntahan dito sa aking greenhouse ng mga cactus and succulents. Dito nakalagay yung aking halaman. Ito'y walang iba yung golden pothos, no? Puntahan natin yung ating golden pothos. Ayan po. Marami na nakap panood nito sa inyo eh, nung nilagay ko yan yung ating golden pothos, tapos ayun na po siya, umikot siya papunta doon, at talagang ang lalaki na po ng mga dahon yan o, tapos nakakabuo siya ng iba't ibang variegations, ang ganda niya. Tapos yan, kumapit na siya sa mga pader, so tingnan natin dito, ayan o, kita nyo mga ugat niya, ang lalaki na, and ayan talagang nag-tribe na sila dyan o. Kita nyo, ayun pa. So, hindi ko na siya tinanggal dito. At yun nga kasi yung plano ko talaga eh. Mas kumapal pa sila. Tapos, hanggang dun sa may pinakadulo na yon, hanggang dyan sa may paikot na yan. Eh, talaga na mga, yan. Malagyan yung ating pinaka, yan. Taas na yan ng puro golden pothos, no? And so far, ngayon, ang lalaki na nung na-develop dito ang daan. Kasi yan yung pinakapuno niya eh. Nandiyan dyan, tapos ayan, paikutin natin siyang paganyan. And yan, yun yung isa sa mga paborito kong halaman na nakakapit sa wall o pader. So puntahan pa natin yung iba. Yung susunod na ipapakita ko naman sa inyo, madalas nyo rin makita dito sa ating house of pole, no? Ayan po siya, yung ating Cebu Blue. Yan. Actually, itong Cebu Blue ko before, hindi pa po to simentado, yan, wala pa. Dito na talaga siya nakatanim at nakalagay yan sa paso. Tapos nagulat ako na, yan, gumapang sila dyan. Ayan ako, hindi aming pader to, pader ng kapitbahay. Pero kamag-anak namin yan, kaya wala namang problema. O, shout out kay Ate Margarita Ramos. Ayan, nandyan yung photos ko sa kanila. At sabi niya, lagi niya nga raw itong tinitingnan kapag halimbawa nga, yan, nandoon siya sa kanyang bintana. Ayan, kasi yung kanilang kusina, dyan siya lagi nakasilip. At inaabangan niya, nagulat siya. Sabi niya, yung nakalagay dito sa pader, parang tinanggal mo na. Kasi mamaya malalaman nyo kung bakit, ano. Pero pakita ko muna sa inyo. Yung kwento nito, meron ditong paso before na nakalagay. Tapos, nagulat ako, gumagapang na siya dyan. Yan. Yung ating Cebu Blue pothos to. Sabi nila, pothos na parang epipen yung pinatum. Yun yung lahi niya. Kasi magkalahi-lahi, ano. So, itong Cebu Blue, talagang, yan, kumapit siya, tapos humaba na dyan,
Tapos hanggang before kasi nung nakuha ko yan, wala eh, ganito lang eh. Plain na plain. Tapos nagkaroon ng mga butas-butas. Yan, butas-butas. Tapos hanggang sa nag-cut na ako, kasi lumampas na siya dito sa pader. Tapos ayan, meron akong propagations nito. Nandito to rin sa may house of pole. Ang laki na niya. Tapos, nung kinat ko siya, meron siya ditong lumabas. Bagong sulit, nakakapit din siya sa pader. Napapansin nyo ba yung mga ugat niya? Ayan o, ganyan siya o. Humahaba siyang ganyan. And, yan. Ito nakita nyo na, ito na yung matured form. Kaya sabi ni Ate Babes, nung halimbawang tumitingin siya dito, hinahanap niya tong aking Cebu Blue. Sabi niya, uy, parang tinanggal mo na, pinalitan mo bago. Sabi ko, hindi yan din yon. Tingnan nyo, naging ganito na siya. O, meron na siyang penetration. Tapos, may mga butas-butas na siya. Parang nagmukha siyang, ipaprayan yung pinatum na yung dragon's tail. O, ganun. I don't know kung ano pa yung binibigay nitong sorpresa. Pero kulay blue pa rin siya, o. Mabluish-bluish pa rin yung kulay niya. Pag nag-matured siya, o, medyo na lang. Hindi na ganun kasing blue nito, o. Yan, o. Oh, ganyan po siya pag nag-mature. Tapos may bago na namang umaano. Kaya lang nga, ang problema dito, dapat ika-cut ko na to. Kaya lang, naisip ko na palakihin pa siya. Kasi nga, yung pinaka-net nito, yan, hindi na niya natatakpan yun. Ang gusto nito kasi, ano eh, shaded lang yung ano, yung kanyang pwesto. Dahil nasusunog minsan. Kinat ko na nga yung isang sunog dito. Pero anyways, ayan, gusto ko lumaki lang to. Kapag halimbawang nakakapit talaga sila o may kinakapitan sila mapa pole, mapa puno, napapansin kong talagang napakaganda ng dako nila at napaka-healthy nila. So, kasi yung roots nila parang nakaka-grow ng mas maganda. Oo, yan o, kita nyo, ang laki. So, ito yung aking pangalawang bet na nakagapang kong halaman. Meron pa akong ibang halaman before, pero wala na eh. O, ito pala, meron na namang gumapang dito. Ano itong gumapang? Golden photos din, ano? Gumapang din dun sa pader, no? Ayan o, tingnan nyo. Gara ng mga ugat nila, o, parang mga ahas. Ayan o, tingnan nyo. O, gumapang din siya. Talagang lumalaki sila kapag gumapang. O, ayan. And, ayan yung ating pangalawang halaman. So far, yan pa lang naman. Tapos, puntahan natin yung isa ko pang halaman. Iyon yung pinaka-paborito ko sa mga halaman ko na nakadikit sa wall, okay? So, dito naman nakalagay yung aking pangatlong halaman na sinasabi. Pero, alam nyo ba, akala ko tatlo lang sila eh. Meron pala ditong, yan oh. Nakita ko yung wall dito. Papakapit pa lang siya. Actually, hindi pa siya kumakapit. Pero ito na yung mga ugat niya, oh. Ang laki. This is a dragon's tail. Yes, dragon's tail po siya. Paano yung pinato na dragon's tail? Ayun yung kanyang pinaka... Yan, tinutuntun ko eh. Kung saan ang galing eh. Ang haba, ayun oh. Ayun, tama. Dragon's tail nga siya. Kasi tingnan nyo oh. Ito yung kanyang pinaka... puno, yung pinaka mother plants. Tapos, lumakad siya papunta dito. Siguro naghanap-hanap siya. Kasi hindi mo mapapansin na gumagapang siya. Kasi kapag halimbawa po nagkaroon siya ng parang runners, nawawala yung mga dahon. So, kapag nawala yung mga dahon, pupunta siya kung saan-saan until na, yan, makarating siya dito. Tapos, grabe yung mga ugat, oh. Oh, parang gubat-gubatan, mukhang... I don't know kung nakakasira sila ng pader, ha? Pero so far wala namang nasisira pang pader dito. And ayan nga, humaba na, ayun yung pinaka ano, may nakakapit na pala dun sa dulo. So hindi talaga ito yung pupuntahan natin. Kasi ang pupuntahan natin, ayun o, ayun sa kabila. Yan yung aking ituturo, sige lapitan na natin. And eto na nga, lalapitan ko na yung ating kuling-kuling halaman na napakapit ko sa pader. Actually, naku, meron pa rin pala dun, no? Isa. Ang dami ko palang halaman, no? Na nakakapit sa pader. Akala ko tatlo lang. O, tingnan natin yung isa na yun, ha? Bago yung ating niya. O, eto naman. Marble Queen na photos. Kaya lang parang may kumakain dyan, ano? May kumakain ng mga dahon. Ma-check natin. Kasi ito,
May kumain din dito. Ito yung huling-huli, yung aking Monstera Dubia. Na grabe na yung haba niya, oh. Tingnan niyo po. Kung maalala nyo, itong aking Monstera Dubia, nakalagay lang po dito yan. Yan. Yan yung kanyang pinaka lalagyanan. Isang ganyan lang. Tapos nakalagay yan sa Monstera corner natin. Nung tumaas siya, kung mapapanood nyo, siguro nung December yun, oh, or January. Nilagyan ko to nung ganito. Yan, oh, extension. Kasi nga, lumampas na siya dito. Tapos, eventually, nung nakita kong lumampas na naman, siguro mga nandito na siya, dun sa Monstera corner, sabi ko, kailangan ipakapitin ko to sa puno or sa isang lugar na talagang may kakapitan siya. Nakakita ko sa internet ng isang matured na ganito na sobra-sobrang gumapang dun sa wall. And sabi ko, dito ko na lang ipupwesto. Kaya, that time, nilagay ko siya dito at nilipat. So yan, humiyang siya dito, oh. Look, although meron nga parang kumakain ng dahon, nag-spray na ako dito ng insecticide. So, ayan, kita nyo, gumapang na siya ng gumapang dito. And ang daming nakakapansin nito, sana wag mausog. Natutuwa ako kasi ayan, gumagapang din yung kanyang mga roots. And pag ganyan gumagapang yung mga roots, natutuwa na ako kasi feeling ko talagang nag-tribe na sila dyan at talagang okay na sila. Kasi ito, kung maalala ko, parang may naputol. Naputol na siya dun sa pinaka ground na taniman niya. Tapos, kapag halimbawa pong naputol yung inyong mga nakagapang na, huwag na po kayong mag-alala. Yung wall po kasi na kinakapitan niya, yan na yung bago niyang tahanan. Kahit na maputol dun sa pinaka sugpungan o dun sa pinaka puno ng mother plants, susurvive pa rin siya. Kasi napansin ko yan dun sa mga nakakapit ko. Even sa puno, even sa pole. Kapag halimbawang yung ugat nila naging stable dun sa kinakapitan, kahit naputulin mo siya, magsusurvive at mabubuhay siya. So, eto, maganda kasi niya idea din na kung halimbawa meron kayong plain na wall at gusto niyong maging ang team ng inyong mga bahay, parang gubat-gubat or talagang nature na team, pwede na pakapitan niyo ng mga ganitong klaseng halaman. Magaganda sila. At sabi ko nga sa inyo, itong Monstera Dubia, meron tong matured form. Yun yung iniintay ko na mangyari sa kanya. Yung makapag-develop siya. Kasi ang nakakatawa sa mga halaman, pag halimbawa pong nakita nyo yung matured form nila, ibang klase, mula dun sa pagka-baby, hanggang sa dumating yung araw na talagang maging matured sila, kakaiba. Merong mga surprises na binibigay. Katulad nga nitong Monstera Dubia, meron pa yan, parang nag-evolve pa yan, at iba pang features ng halaman yung ipapakita niya sooner. And yan yung iniintay ko, kaya binibigyan ko kayo ng update tungkol dito. Ayan, so ayan yung ating Monstera Dubia na talaga namang kay ganda-ganda dito. So, ganyan lang din naman sila. Kapag halimbawa, minsan ginaganyan ko ng tubig kasama tong pader. Binabasa ko na rin yung mga pader nila. Kasi parang kumukuha rin sila dun ng ng parang water. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo yung mga halaman natin na nakakapit sa pader. Nung makita natin na nung kumapit na sila sa pader, maganda siyang pang design, nagkaroon tayo ng idea na talagang pakapaling na sila dun at hayaan na silang mabuhay. Kasi, minsan, kapag halimbawang aksidente na nakakabuo tayo ng creative design, talagang tinutuloy na natin yan at talagang ini-improve na lang natin. Katulad nangyari sa photos ko, nung tumubo siya doon, tapos kumapit sa wall, nilagyan ko siya ng parang curb at kinortihan natin para gumapang siya ng naaayon doon sa gusto ko. So, yan lang. Kung meron kayong mga halaman na namoproblema kayo kung saan nyo lalagay o saan nyo pakakapitin, kung gusto nyo ng mga team na parang nature type, tapos parang
nasa jungle kayo, pwede yan. Yan yung mga halaman na pwedeng-pwedeng pagapangin sa wall. And tingnan nyo lang, I don't know kung meron yan disadvantage eh. Pero kung meron, comment nyo na lang ano. Kasi so far, wala pa naman ako nakikita ng disadvantage dun sa mga pader namin. Hindi pa naman nila gaanong na-occupied lahat at wala pa ako nakikitang sira eh. Pero anyways, kung meron naka-experience sa inyo, comment nyo na lang ano. Ayan lang naman yung laman ng ating video mga ka-MDP, and thank you po sa inyong panonood. And I hope natuwa kayo dun sa mga halaman ko na yan, pinaghapang ko sa pader na at talagang nag-survive na dyan. Thank you so much. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel ha, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pati yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At syempre mga ka-MVP, yung iba't iba nating social media accounts ha, huwag nyong kalimutang i-follow ako dyan. Search nyo lang Hermes Unaco or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan sa ating Instagram, TikTok, at sa mga Facebook pages natin. Thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share, at nagko-comments. And ayan po, lagi po kayong tumutok dito sa ating YouTube channel, ha? At ito po si Hermes Unaco. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!